Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighati ang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alit, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan ang himpilang may paninindigan. Alex Cayanong sa Target on Air. Ting kausapin na via Zoom at nasa linya ng ating komunikasyon si Mayor Ernesto Estong Matugas Jr. ng Surigao City. Mayor, maayong hapon sa inyong tanan. Napapakinggan tayo sa DZME 1530. Yes, Karex Cayanong, maayong hapon sa DZME Manila. Apo, at daghan salamat sa imong pagtanggap sa tawag ho namin. At happy birthday muna kay Vice Mayor Estong Nitoy Matugas, Mayor. Yes, actually birthday niya karon, no? Apo. So, makura ka ng iya. Mayor, kamusta po ngayon ang Surigao City? Kaugnay nitong magkasunod ho na bagyo? Actually, hindi naman po kami tinamaan. Malayo naman po malayo naman po ang bagyo sa amin, no? Kay sa Visayas po yata sila and mostly Manila. Sa Luzon ang tama ng bagyo. So wala po kaming ano doon, wala po kaming problema sa bagyo nung Ulysses or and yung nakaraan po. Apo, at update po tayo sa COVID-19 case. Gayun din itong health bar respond dito ho sa Surigao City, Mayor. Sa Surigao City po, no? Since February, wala po kaming hindi po kami talaga na natamaan ng COVID. Recently lang po ng mga September. September, actually now ngayong November bumababa na po. So sa total cases po namin confirmed na sa 274. Ang recoveries po namin is 188. Ang death po namin is nasa 35. Apa, Mayor, regarding ho dun sa mga LSI, kamusta? Kumbaga, dun ba tumaas ang kaso ng COVID? Kasi may mga ilang city, municipal, kumbaga dun sila nagka-problema sa LSI. Sa Surigao City, kamusta? Isa po yan sa tinitingnan naming angle, no? Pero nung tumaas po yung cases sa Caraga mismo, sa Caraga region, expected na po namin na magkakaroon din po ang Surigao City. Apa? Pero hindi po talaga namin ma-determine kung saan ba ito galing, kung sa LSI ba, sa Apor, or sa mga transit, kasi ano rin kami, parang passing yung area namin doon, dumadaan yung from Leyte to Mindanao. So marami pong ano variables na pwede doon galing yung COVID. Apa? Eh, yung tulong o ayuda na pinagkaloob na inyong tanggapan, kumbaga, kamusta? Meron pa bang sapat na pondo para gamitin ho, Mayor? Malaki pong tulong yung binibigay ng provincial government, no? Kay Goblalo. Yung kung sa financially po, kaya pa po ng syudad, no? Basta properly managed lang po, yung kailangan lang po namin, kailangan lang po bigyan yung binibigyan namin.
hindi po kami namimigay ng massive, no, kasi hindi talaga namin masusustain yun kung ganun. So kailangan po namin ma-determine yung mga confirmed, yung mga suspect, sila lang po ang nabibigyan namin po ng assistance. Apa, at Mayor, magbubukas na rin ho ba ang turismo? Ano pong paghahanda ang ginagawa ng local ho dito ng pamahalaan ng Surigao? Ang Surigao City, kumbaga number one ho yan na pasyalan yung turismo. Kamusta, Mayor? Diyan po sa tourism, no, nagmi-meeting pa po kami kung sa mga protocols po namin na i-implement sa syudad. Mm-hmm. Kasi nga po, ito po yan. Pag sa tourism, mostly kasi mga galing sa labas yung mga turista. Mm-hmm. So, kailangan po, meron po kaming clear. Kailangan po, meron clear na protocol po dyan. Mm-hmm. So, since nag-open naman po, mag-open naman po ang probinsya ng Surigao del Norte, mm-hmm, we follow po yung national guidelines. Kung ano po yung binibigay po ng pinapa-issue ng national guidelines, mm-hmm, ng IATF, susunod po namin yun. With minor modification para po bagay po sa city namin. Apa, ang airport doon sa Surigao City, kumbaga nag-ooperate na ho at okay na, Mayor? Sa ano po? Sa December po siya babalik ang sa airport. Ano ho yan, Mayor? Operation December. Apo, commercial na ho ang operate niyan o Surigao to Manila, Surigao to Cebu? Surigao to Cebu po. Mm-hmm. Okay. Surigao to Cebu. Apo, Mayor, bukod ho dito sa ginagawa ho natin dito sa COVID-19, kumbagay na din pa rin ho yung ating preparasyon, kumbagay para hindi na ho kumalat. Ano po yung pinagkakabalan ho natin sa Surigao City? Besides po dyan, no, patuloy naman po yung mga programs po ng syudad, mm-hmm, from other like sa mga farming, mm-hmm, patuloy po yan, no, hindi po yung tumigil. Mga assistance namin sa mga magsasaka, mm-hmm, so sa mga mangisda, patuloy po yan. Apa, at kabusta naman yung kampanya ng Surigao City sa war on illegal drugs? Sa war on illegal drugs po, kung makikita nyo po yung rating namin, mataas po kami dyan. Mm-hmm. No? Ang problema lang po talaga namin dyan is kasi, yun nga, as a transit city, no, kung saan dumadaan yung from sa Visayas to Mindanao, mm-hmm, dyan po talaga yung kailangan namin i-concentrate. Apa? No? Pero kung sabihin po natin sa syudad mismo, mababa po ang ano namin sa illegal drugs. Apa? Okay, kami nagpapasalamat po, Mayor Ernesto Estong Matugas. Mayor, baka meron kayong mensahe at kausapin niyo yung kababayan diyan sa Surigao City, Mayor. Yes, salamat. Sa mga Surigao noon, no, practice po talaga tayo palagi ng minimum health standard. Isa po talaga 'yan sa pinaka-effective, no, way na maiwasan natin magka-COVID. Pagsuot ng face mask, pag social distancing, paghugas ng kamay. Kailangan na po natin ito i-accept na habang wala pang vaccine, parte na po ito ng buhay natin. So kailangan po mag-practice po talaga tayo ng minimum health standard. Daghan salamat, Mayor Matugas ng Surigao City. Mayor, mabuhay po kayo. Salamat po, Karex. Yan ang tinig, mga kaibigan, ni Mayor Ernesto Matugas ng Surigao City. Sakop po yan ng Caraga Region, Surigao del Norte. Nakakasakop pong province po dyan eh. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa.
Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.